panahon ng bilihan ng Pamasko, usong-uso pa rin ang mga personalized mugs. Pero ingat ha mga kapatid, dahil may mga itinitindang ganito na nakitaan ng delikadong kemikal na lead. Magbabalita si Ian Suyu. Agaw pansin dahil sa iba't ibang kulay at pwede pang lagyan ng mukha, pangalan o logo. Ito ang mga colored at personalized mugs sa Divisoria mula 50 hanggang 65 pesos ang kada piraso nito. Mura, kaya usong-usong pangregalo ngayong Pasko. Nakaugalian na rin kasi puro mag yung mga binibigay ngayon, lalo na pag sa mga Christmas party. Ramdam din ng mga nagtitinda ang unti-unting pagdami ng mga bumibili. May-expect din namin pagpasok ng December, ng mga ganyan, magkaroon na sana, bentaan natin, maganda na. Pero babala ng environmental group na Ban Toxics, hindi lahat ng colorful at personalized mugs ligtas gamitin. Nung sinuri kasi natin ito, gamit yung isang device na kung saan ito ay nakaka-detect ng anumang chemicals, nakitaan natin ito ng napakatataas na lead content at maging ng cadmium. Ang lead ay isang toxic at nakakalasong kemikal na posibleng magdulot ng brain damage at intellectual disability sa tao. Habang ang cadmium naman, delikado sa kidney o bato at sa respiratory organs ng tao na maaari ring maging sanhi ng cancer. Ayon sa grupo, karamihan sa mga mug na may kemikal ay binebenta sa Divisoria at Caryedo sa Maynila at maging sa Quezon City. Pero hirit na mga nagtitinda. Yung sa mug, oo. Siyempre hugasan mo. Hugasan mo naman yung paggagamitin, di ba? Okay. Siyempre, alam nga naman na hindi mo naman hugasan. Sigurado po talaga, 100% na siguradong ligtas. Ilang taon na ako sa souvenir, 17 years, pero wala pa po akong narinig na ganyan. Sa ngayon ay tinutuntun pa ang manufacturer ng mga mug na nakitaan ng delikadong level ng mga toxic chemicals. Pinag-aaralan na rin kung paano sila pananagutin. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.